Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming mga taga-subaybay sa araw na ito. Isang panibagong pagkakataon ang sa ating ibinigay ng ating Panginoon Diyos upang minsan pa ay maunawaan natin at malaman natin ang kanyang mga banal na kalooban ukol po sa atin. At ito po ay hatid sa inyo sa pamamagitan po ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay makakapiling natin ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Ibig naming hikayatin ang inyong lubos na pakikinig sa pagkakataong ito upang lalo natin mapagbulay-bulay at maunawaan ang isa sa banal na kalooban ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng paksang aralin na ngayon po ay sama-sama nating mapag-aaralan. At ang paksang ito ay tumutugon po sa ganitong pamagat, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang paksang araling ito ay maghahatid sa atin sa lubos na kaunawaan at mapatutunayan po natin ang isang katotohanan na ang Diyos na siyang kataas-taasan sa lahat ay siyang unang umibig sa atin na mga tao. At napakahalaga po na maunawaan natin ito upang kung ito'y ating maunawaan ay masuklian naman natin ng lubos na pagpapahalaga at pagmamahal din naman na dapat nating iukol sa ating Panginoon Diyos. Kaya ang kabutihang dulot po nito ay magagawa po natin ang isang kusa at masayang pag-ibig at pagdilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya mga giliw naming mga taga-subaybay, tayo na po at umpisahan na po natin ang pag-aaral. Kapatid na Neraya, bakit po ba tayong mga tao ay natutong umibig sa ating kapwa at natutong umibig sa Diyos? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa isang pahayag ng Apostol Juan sa kanyang epistola sa unang Juan. Ang kapitulo po ay 4 at ang versikulo ay 19 sa salin po ng Bibliang Revised Tagalog Popular Version. Pakibasa po kapatid na Benhanan. Tayo'y umiibig. Tayo'y umiibig sa Diyos sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Maliwanag po ang pahayag na ito ng Apostol Juan. Gaya po ng ating narinig, tayuan niya ay umiibig sa mga tao o sa ating kapwa-tao at tayuan niya ay umiibig sa Diyos sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Noon pa man po ay bunga ng pagkaunawa at pagkadama sa mga unang kalipunan ng mga tao katulad ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano. Nadama nila kung gaano kalaki at gaano kadakila yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. At yun ang naging dahilan, kaya sinabi po ni Apostle Juan, kaya tayo natutong umibig sa ating kapwa, kaya tayo natutong magmahal sa Diyos, yun po'y bunga na galing dun sa nadama nilang pag-ibig mula sa Panginoon. At sapagkat sila'y nakaranas ng kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos, at dahil dun, natuto rin silang magmahal sa kanilang kapwa, natuto rin nilang mahalin ang ating Panginoong Diyos. Kumbaga po sa
anak. Opo. At sa relasyon ng magulang, pagka ang anak ay hindi pa matured o wala pa sa hustong gulang, sila ay pawang nakadarama ng pagmamahal ng kanilang mga magulang. At yung itinanim o ipinunlang pagmamahal ng magulang sa kanila, yun ang tumutulong sa kanilang mga anak upang kung itin maging matured na, matuto naman nilang mahalin yung magulang na nagmahal sa kanila. Kaya maliwanag po ang sagot kung bakit tayo natutong magmahal sa ating kapwa, natuto tayong magmahal sa Diyos na ating espiritual na magulang, bunga yun ang sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Isang katotohanan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, katotohanan na tayo ay marunong umibig sa isa't isa. Pero ang ibig pong ipapansin sa pagkakataong ito, upang maibig natin ang ating kapwa ng ayon sa kalooban ng Panginoon, dapat madama po natin yung pag-ibig ng Diyos na iniukol niya po sa atin. Bago pa tayo natutong umibig, ang Diyos ay umibig na sa atin. At nang matutunan natin, nang madama natin yung pag-ibig ng Diyos gaya ng nadama ng mga apostol at ng mga unang lingkod ng Panginoon, yun din ang nag-udyok upang ibigin nila ang kanilang kapwa. At yun din, kapatid na ni Raya, ang motibasyon kung bakit po sa pagkakataong ito, ang kabanal-banal ng iglesia ay naghahatid ng mga pagtuturong kagaya nito sapagkat ito'y bahagi ng pagpapadama ng pag-ibig namin sa inyo bilang aming kapwa-tao. Ngayon, mayroon tayong gustong liwanagin dito, kapatid na ni Raya. Yung pag-ibig na iniibig ng Diyos sa atin ng mga tao, anong uring pag-ibig yung ipinadama niya sa atin at pinatunayan niya sa atin mga tao, lalo na sa mga lingkod niya at sa mga naglilingkod sa kanya? Masasabi ko pong ito ay hindi pangkaraniwang pag-ibig na kagaya lang ng ginagawa ng tao. At ang isa po sa nagpahayag nito ay ang isa sa propeta ng Panginoon, ang propeta Jeremias. Sa talatang ito sa Jeremias, Kapitulo 31, Versikulo 3, pakibasa niyo po, maunawaan natin ang kaibahan at kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon na ipinadama niya sa ating mga tao. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, "Oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob." Narinig po natin ang binasang talata. Ito po yung pagkakataon na ang Diyos ay nakipag-usap kay Propeta Jeremias. At ayon sa pakikipag-usap ng Diyos sa kanya, ang sabi ng Propeta Jeremias, ang Panginoonan niya ay napakita ng una sa akin. Mula sa kalagaya ang Diyos ay espiritu na hindi nakikita, may pagkakataong napakita ayon sa kanyang sabi. At nang napakita sa kanya, ay nagsalita o nagsabi, "Oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig." At hindi lang hanggang doon yung pagsasalita. Kaya't anya, ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. So dito po maunawa natin na kung uuriin natin ang uri ng pag-ibig na ipinapadama ng Diyos sa mga tao mula pa ng una, lalo na sa kanyang mga lingkod, ay batay sa sinabi ng Panginoon na iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Ibig sabihin po ay everlasting love o eternal love ang uri ng pag-ibig na taglay ng Diyos. At sa loob po ng kabanal-banal na iglesia, at marahil kung matagal nang sumusubaybay ang ating mga mahal na taga-subaybay, ito yung tinatalakay nating agape o agape. Ito po yung God's kind of love, yung highest form of love. Isang uri ng pagmamahal na di pangkaraniwan sapagkat siya ang nagtataglay ng walang hanggang pag-ibig o eternal na pagmamahal. At bate sa talatang ito, hindi nga lang yon salita, kundi may lakip na gawa. Sabi ng Panginoon, kaya't lumapit ako sa iyo. Merong paglapit na ginawa ang Panginoon. Mula nga sa kalagayang hindi nakikita, nagpakita at nakipag-usap, nagsalita ng pagmamahal at may paglapit. At paglapit, taglayan niya ang kagandahang loob. Ibig sabihin po, mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi po pangkaraniwang pag-ibig
ang damdaming iniukol ng ating Panginoon Diyos sa atin na mga tao. At ito po naman ay kapansin-pansin sapagkat ano nga ba ang katangian ng tao upang ibigin ng ating Panginoon Diyos? Hindi po ba't wala? Sa halip, nagantihan nga natin sila ng hindi mabuting paggawa. Tayo ay nagkakasala, nasusuway natin ang kanyang mga kautusan, pero dahil yung pag-ibig na taglay ng Panginoon ay nasa uring agape, nagawa niyang ibigin tayo ng mga tao. At sa halip na kapuotan o paghihiganti ang daladala niya nang siya'y lumapit sa atin, ay dala niya ang kagandahang loob upang ang tao ay magbalik loob sa kanya. Kaya sa loob po ng kabanal-banalang iglesia, itong uring pag-ibig na agape ang siyang dapat ay ipinadadama namin sa isa't isa at maging sa aming kapwa-tao. Kapatid na Neraya, ano po ba ang mga gawa ng agape o pagmamahal ng Diyos sa mga tao sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao? Ang panahon ng pagkakatawang tao ng Panginoon, yan po isang hayag na gawa na nagpapatunay na mula sa kalagayang dati na hindi siya nakikita, ay napakita siya, nakisalamuha siya sa mga tao. At sa buong panahon ng kanyang pagkakatawang tao na siya nakisalamuha, ay punong-puno ng mga gawa ng pagmamahal. At ang isa po sa tampok na gawa ng pagmamahal ng Diyos ay mababasa po natin sa Mateo, Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24, sa salin po ng Biblia na Tagalog, popular version. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. Maliwanag po ang pahayag na ito ng banal na kasulatan batay po sa talatang binasa. Gaya ng ating narinig sa panahon ng pagkakatawang tao ng Panginoon, para patunayan ang mga gawa ng kanyang pagmamahal ay nilibot niya yung buong Galilea, yung dako na kung saan doon siya nagkatawang tao. At ang isang tampok na gawa ng pagmamahal, siya po ang niya'y nagtuturo sa mga sinagoga, at ang mga bagay na kanya itinuturo o pinangangaral ay ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At tinalakay natin minsan kung gaano kaganda na malaman ng tao ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Magdudulot yun sa tao ng kapayapaan, ng kabutihan, lalo na po ng kaligtasan. Kaya nung panahong yon, yung mga taong interesado, nakikinig na mabuti, lalo na sumasampalataya sa mga bagay na ipinangangaral ng Panginoon, sila'y nabago ang kanilang kalagayan mula sa magulong pamumuhay. Nagkaroon sila ng kapayapaan mula sa masamang paraan ng pamumuhay, natagpuan nila yung daan ng pagpapakabuti. At higit sa lahat, dati ang buhay o lakad ng tao ay patungo na sana sa kapahamakan dahil tinanggap nila yung mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, nagdulot yun sa kanila ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. At bukod doon, inabutan ng Panginoong Kristo Jesus yung mga tao may mga iba't ibang uri ng sakit o karamdaman. Yung iba, natural na sakit. Yung iba naman, kagagawan ng masamang espiritu. Napo, ang dahil sa awa at pag-ibig ng Panginoon, pinagagaling ng Panginoon yung kanilang mga karamdaman. At silang lahat anya ay nagsigaling. So yun po, kapatid na Benanan, at mga mahal naming taga-subaybay, ang mga tampok na gawa ng Panginoon na naghahayag ng kanyang malaking pagmamahal sa sangkatauhan nung panahong siya po ay napakita at nakisalamuha sa mga tao, nagkatawang tao sa mundong ito. At yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, dapat po hanggang sa panahon natin ngayon, sampalatayanan po natin na bagaman physically ay hindi na po natin kapiling ang Panginoon, pero dahil siya ay sumasalahat, ang kanyang banal na espiritu ay naghahari. Kaya dito'y makikita natin na
minsan nararanasan natin sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng sakit, ng karamdaman, ay tumatawag tayo ng mga doktor, nagpapagamot tayo. Tama naman po yun, pero dapat po nating sampalatayanan na ang mga doktor, ang mga gamot ay pawang kasangkapan lamang ng ating Panginoon Diyos. Nananatili po ang kagalingan ng ating pong mga sakit at karamdaman ay nagmumula sa Diyos na umiibig po sa atin. Bukod doon, kapatid na ni Raya, ano pa po ba ang nagawa ng malaking pag-ibig ng Diyos sa mga unang tao sa naging mga tunay na mananampalataya sa Kanya at patuloy na ginagawa ng Diyos sa ating panahon dahil sa pag-ibig agape? Ang sagot po ng Biblia ay batay sa pahayag ng Apostol Pablo sa Epeso Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5. Muli po inyong pakibasa, kapatid na Benanan. Ngunit ang Diyos palibasa'y mayaman sa awa dahil sa Kanyang malaking pag-ibig na Kanyang iniibig sa atin. Bagaman tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Narito po ang pahayag ng Apostol Pablo tungkol sa napakalaking pag-ibig ng Diyos sa mga tao noon at nagpapatuloy na pag-ibig ng Diyos maging sa ating panahon. Ito po yung pinaka-worst na kalagayan ng tao. Hindi lang minsan alam ng tao na sa katotohanan, spiritually ang tao ay dahil sa kasalanan ay naging patay sa paningin ng Panginoon. Kaya sabi ng Apostol Pablo, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay niya. Ibig sabihin po, napakalaking pagbabago ang nangyari sa tao. Kahit po sa physical, yung physical na patay, muling bubuhay, napakahirap gawin nun. Kung walang kapangyarihan yung gagawa nito. So, lalong mas mahirap yung patay na kaluluwa. Yeah, po. Sabi nga, ang tao, bagamat buhay, physical, pero pag nagpapakabuyo sa kalayawan, sa mata ng Panginoon ay patay. Pero sa laki ng pag-ibig ng Diyos, gumawa siya ng paraan upang ang mga patay na kaluluwa dahil sa kasalanan ay muling mabuhay. At naranasan po yan ng mga unang mananampalataya, bunga ng kanilang pakikinig at pagtuturo sa mga aral ng Diyos, at sila'y nakadama ng pag-ibig ng Panginoon. Yan po ang naging daan para maranasan nilang muling mabuhay sa mata ng Panginoon. At hanggang ngayon, patuloy po itong kalooban ito dahil patuloy na nagmamahal ang Diyos sa sangkatauhan. Marami pang mga tao na spiritually patay dahil sa pagkakasala, ngunit gusto ng Diyos ang mga yan ay makaranas ng Kanyang pagmamahal, at ang isang dakilang gawa ng pagmamahal, buhayin ang kanilang mga kaluluwa. Kaya inaakay po sa pagbabago mula sa pagpapakasama ay akayin ang tao sa pagpapakabuti. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, ito'y karanasan ni Apostol Pablo at ng mga unang lingkod ng ating Panginoon Diyos. Kapansin-pansin po ang sabi ni Apostol Pablo, bagaman tayo'y mga patay dahil sa ating kasalanan, binuhay tayo na kalakip ni Kristo. Ibig sabihin, totoong-totoo po ang sinasabi ng Biblia na kung tayo po ay nananatiling alipin ng kasalanan, tayo'y nabubuhay sa kasamaan, yung ating kaluluwa, yung ating pagkataong loob, na bagaman ang physical na katawan natin ay humihinga, kumikilos, nagsasalita, pero sa katotohanan, ang Diyos na nakakakita ng ating kaluluwa, sa Kanyang paningin, ang taong nabubuhay sa kasamaan ay patay. At yun ang naging karanasan po natin. Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat yung naranasan nila Apostol Pablo at ng mga unang kapatiran na mababasa natin sa Bagong Tipan ay nakaranas ng muling pagkabuhay na mag-uli. Ang dating patay na kaluluwa dahil sa pag-ibig ni Kristo, yun po ay mga nangabuhay. Kung paano ang ginawa ng ating Panginoon ay sasaysayin po yan sa atin sa mga darating na panahon. Kaya kung atin pong isusumaryo, kapatid na ni Raya, ano po ba talaga ang ibig ng Diyos? Bakit niya ba ginagawa ang lahat ng mga ito sa atin na mga tao sa udyok ng Kanyang pag-ibig agape? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa
sulat ng Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawang si Timoteo sa 1 Timoteo kapitulo 2 versikulo 3 hanggang 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kung mabubuksan lang ng tao at mababasa ng mga tao ang nilalaman ng puso o kalooban ng Diyos, gaya ng nakita at nadama ng Apostol Pablo dahil siya ay isa sa nakaranas ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, ay sinabi niya ang lahat ng mga bagay na ito, kaya ginagawa ng Panginoon, ito yung mabuti at ito yung nakalulugod sa paningin ng ating Diyos na siyang ating tagapagligtas, na hindi niya talaga gusto na ang mga tao mapahamak, kundi ang kanyang ibig, hangga't maaari ang lahat ng tao ay mga ligtas at ang paraan ay malaman kung ano ang katotohanan. Sabi nga ng Apostol Juan, gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa mga tao dito sa sanglibutan, na ang sino man ay hindi niya ibig mapahama, kundi ang lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, salamat sa Panginoon sapagkat nananatili kayo na sumusubaybay sa palatuntunang ito o sa programang ito na ang Kabanal-Banalan, na ang tangi naming ibig ay ipaunawa sa atin ang mga bagay na katotohanan. At alam niyo po ba ang depenisyon ng katotohanan alinsunod sa Biblia? Sabi po mismo ng ating Panginoon, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya ang pagkaunawa at pagkaalam ng katotohanan ng ating Panginoon Diyos ay ang pakikinig ng kanyang mga banal na salita. At ito po ang maghahatid sa atin para ang ating kaluluwa ay hindi po manatiling patay sa harap ng Diyos, sa halip ito ay kanyang buhayin at tayong lahat ay magtamo ng tinatawag na kaligtasan. Dahil dito sa pag-ibig na ito ng ating Panginoon, ang kanyang mga dakilang gawa, kapatid na ni Raya, bilang tao, ano naman ang marapat nating iganti sa ating Panginoon Diyos dahil sa kanyang dakilang gawa, udyok na siya ang unang umibig sa atin. Ang dapat nating iganti ay kung paanong inibig tayo ng Diyos ay dapat din natin siyang ibigin. Katulad po ng ibinilin sa unang bayang Israel na pinagpadamahan ng Diyos ng kanyang malaking pag-ibig. Kaya ano ang turo sa kanila na siya ring itinuturo sa atin? At sana po dumating sa isang panahon na magawa natin to hindi dahil iniuutos, kundi kusa at masaya nating gawin. Kumbaga po sa relasyon ng magulang sa anak, siyempre hindi naman inutusan yung ating mga magulang na mahalin tayo bilang anak. Kusa nilang ginawa yon, likas sa kanilang kalooban, gaya ng Diyos. Walang sinumang nag-utos sa kanya na mahalin tayong mga tao, kundi kusa at masaya. Yun ang nakalulugod sa paningin ng Panginoon pag ukulan tayo ng pagmamahal. Ngayon ay utos, sana po dumating sa isang panahon, ang pag-ibig sa Diyos ay kusa at masaya nating gawin bilang ganti. Hindi man natin matutumbasan yung laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sa ganito man lang kaparaanan, magantihan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Basahin po natin ang sagot ng Biblia sa Deuteronomio Kapitulo 10, versikulo 12 hanggang 13. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, sa iyong ikabubuti. Limang mahalagang bagay po ang ibinilin sa bayang Israel na sa ganitong paraan ay magagantihan nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. At kaya ito nasulat sa Biblia ay para kapulutan din ng aral na yung limang bagay na ito ay magawa din natin. Ano po ito? Sabi sa talata, una, matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Pangalawa, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Ang pangatlo, ibigin mo siya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na umibig sa iyo. Ikaapat, paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. At ang panghuli, ganapin mo ang mga utos
ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan. So ito po, kailangan nating magkaroon o magtaglay ng pagkatakot sa Panginoon. Yung tinatawag na reverential fear, yung pagkatakot na may paggalang. Katulad ng takot ng isang anak sa kanyang magulang. Pagka natatakot ka sa magulang mo, iginagalang mo. Kaya kapag ang magulang mo nagpapayo, pinapakinggan mo. Pag naguhuto, sinusunod mo. Dahil respeto yon. So, ganun natin dapat pakitunguhan yung Diyos na napakaganda ng pagtrato na ginawa sa atin. At kalakip ng pagkatakot, yung pangalawa, lumakad tayo sa kanyang mga daan. So, merong daang matwid o daan ng kabanalan na inihanda ang Diyos. Ang ibig sabihin ng lumakad, ipamuhay natin. Yun ang maging paraan ng ating pamuhay. At ang lalong hinihingi bilang ikatlo ay ibigin natin siya. So ang pag-ibig sa Diyos ay pagtupad sa kanyang mga utos. Sapagkat hindi natin mapapatunayang mahal natin ang Diyos kung sinasabi lang natin. Dapat may lakip na gawa. Parang nang sabihin ng Diyos na iniibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig, hindi salita lang yon. Meron siyang ginawa, lumapit siya sa atin na may kagandahang loob. Puro kabutihan ang kanyang ginawa. So ganun din tayo, hindi sapat na magsalita lang tayo ng pagmamahal sa Panginoon. Lalakipan natin ang gawa. At ang isa sa gawa ay paglingkuran natin siya sa pamamagitan ng ganapin natin yung mga iniuutos para din naman sa ating ikabubuti. Ayun po mga giliw naming mga taga-subaybay. Ngayon ay lalong nagdiliwanag po sa atin kung ano ang paraan at kahingian ng Diyos sa atin na mga tao na una niyang pinagpadamahan ng kanyang pag-ibig. At kung nararanasan natin, nararamdaman natin na tayo'y iniibig ng Diyos, at ito naman ang katotohanan sapagkat hindi po aksidente ang inyong panonood o pakikinig sa programang ito. Ito ay isa sa banal na kalooban ng Diyos at ito ang umaakay sa atin para alamin natin kung ano pa ang katotohanan ng Diyos. Maliwanag po ang sabi, ang mataas na respeto at paggalang sa Diyos ay hinihingi po sa atin. Ang paglakad sa kanyang mga daan, ibig sabihin, respetuhin din natin kung ano ang ibig at iniuutos ng Diyos sa atin na mga tao. At kung gawin natin ito, ay napatutunayan din natin ang ating pag-ibig na dapat nating iganti sa Panginoon sa paraang ito ang magiging daan upang mapaglingkuran po natin ang Diyos sa tamang paraan. Anong ibig kong sabihin sa tamang paraan? Alam niyo po, nakapanghihinayang. Pagka hindi po natin lubos nalalaman ang katotohanan ng Diyos, mamamali po tayo ng paraan ng paglilingkod sa Panginoon. At yun ang ayaw ng Panginoon. Sapagkat tungkol sa paglilingkod, hindi ang tao ang mamimili kung saang dako ka maglilingkod. Yan po ay itinuturo rin ng Biblia. Sabi ng kasulatan, sa dakong pipiliin ng iyong Panginoon Diyos, doon mo gagawin ang iyong paghahandog. Doon mo gagawin ang iyong paglilingkod. Kaya, yun ay isang paraan ng pagtuturo at pag-unawa at pagkaalam ng katotohanan ng Diyos. Yun ang katotohanan ng Diyos. Siya ang dapat nating pakinggan, mga minamahal naming, mga taga-subaybay. At yun po ang magpapatunay ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya sana ang mga pagtuturong ito ay magbukas sa ating kalooban at masabi natin sa ating sarili, oo nga naman, panahon na para paglingkuran ko ang Panginoon, patunayan ko ang aking pag-ibig sa Kanya sa paraang anuman ang Kanyang itatakda at kautusan ayon sa Biblia. Yun ang ipangako po natin na atin pong susundin. Nawa ay pagpalain sa ating puso ang mga pagtuturong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.